Magandang araw po, Doc Willito. I'm sure interested kayo sa update kay Miss Chris Aquino sa sakit niya. Actually, kay Miss Chris, ina-update naman niya tayo lahat. Bali, pinost niya to sa kanyang Instagram at yung kompletong medical explanation ng doktor niya, PhilAm doctor sa US, tungkol sa sakit niya. So, try ko explain sa inyo ng mas malinaw at mas mababaw para maintindihan natin. So, ito yung post ni Miss Chris sa Instagram niya. Ginagawan siya ng mga test ito. So, makita natin, payat na payat pa rin siya. At i-explain dito yung sakit niya. Initially, ang sabi, autoimmune disease. Pero ngayon, mas lumilinaw yung sakit niya. Nakakataka din, di ba? Ang tagal na niyang may sakit. Ngayon pa lang unti-unti nalalaman. Kasi mahirap nga yung mga sakit na concerning sa mga rheumatic diseases. Yan o, ito. Doc Lisa, focus natin. So, ang doctor niya, si Dr. Nino Gavino, isang PhilAm doctor. Okay, nasa Houston siya based. So, ito yung mga doctor nire-refer. So, ito yung working diagnosis niya. Tinignan na yung mga, lahat ng mga records niya, ang working diagnosis niya, ito yung Churg-Strauss syndrome. Ang tawag dito, medyo malalim, eosinophilic granulomatosis with polyangiitis. I-explain natin. Ito kasi yung mga halo-halong sintomas. Hindi siya isang sintomas lang. Tulad ng nagkakahika. Nagkahika pero may edad na. Tapos sa blood test, sa CBC, maraming eosinophils. Dapat konti lang yan . Dumadami yan kung may allergy ka, may asthma ka. More than 10%. May sinusitis at mayroong plema-plema sa baga. So, based on ditong magkakasamang sintomas, parang ang pinagdududahan itong sakit nga na sinasabing Churg-Strauss syndrome. Tapos, pwede rin ma-explain ng sumasakit ang tiyan, up and down ng blood pressure niya, at ginawa na siya ng biopsy. Okay? Para mas sigurado yung diagnosis. So, paglabas ng biopsy sa kanya, skin biopsy, ito nga nakita. Okay, so sa ngayon, ang working diagnosis ni Dr. Nino Gavino, itong sakit nga. Kaya lang, ang gamutan dito sa karamihan ng mga ganitong sakit ay steroids. Yung steroids, marami yan sa Pilipinas. So, yun muna ang tinry. I'm sure marami sa inyo naka-steroids, mga prednisone, dexamethasone, decadron, yan ang mga steroids. So, pagbigay sa kanya ng steroids, lahat naman ng gamot may pro and con, pero ito na nga medyo safe na gamot. Pagbigay sa kanya, nagkaroon siya ng bad reaction sa steroids. Ng ibang tao, hindi naman ganun nangyayari. Ito. Pagbigay sa kanya ng steroids, 2 hours pa lang, severe allergic reaction. Delikado yan. Almost incapacitated her body. Hindi na makagalaw. Okay, dapat nga ang steroids pampakalma Anti-inflammatory yan So, medyo hindi maganda na ang dami niyang allergic reaction sa ordinary steroids. Marami pa ibang gamot na pwede ibigay sa kanya. Anti-inflammatory. Allergic din siya. Okay, so ngayon, ililipat siya sa mas mahal at mas malakas na gamot. Ito yung gamot, mepolizumab nucala. Okay? Ang problema sa gamot na to, na gusto ng mga doctors niya, wala sa Pilipinas. Wala sa Pilipinas itong mga bagong gamot. Maraming gamot wala sa Pilipinas, pero FDA approved na sa US. Pero hindi pa approved sa atin. Nakita nyo kaya, kung nasa Pilipinas ka, may ganito kang condition, hindi na tayo makaka paggamot unless may pera ka mag-abroad at makuha to sa abroad. So, kaya kinakailangan niya mag-abroad. Okay? Bukod dito, doon sa working diagnosis na sakit niya, kailangan pa rin nila i-rule out yung ibang sakit. Hindi pa rin 100% sure. Pwede pa rin lupus, pwede pa rin SLE. Kasi meron din siya yung butterfly rash, yung rash dito sa mukha, may joint pains and swelling. Ganun kahirap mag-diagnose ng ganitong sakit. So, marami pa siyang gagawing test kasi ang komplikasyon ng ganitong sakit, kung ito mang EGPA or Churg-Strauss syndrome, kung SLE man,
pwedeng may damage sa puso, sa lungs, sa kidneys. Okay? Tapos niyan, may plano na yung doctor niya na ano yung bibigay ng gamot, itong Nuka lang ang sinasabi ko, yan yung brand name. Eh wala naman to sa Pilipinas, pataas ng pataas yung dosis. Pag hindi nakuha dito, papalitan pa na isang mas parehong gamot, yung second choice na gamot. Matagal yung gamutan niya, lifetime ang gamot. Tapos, ang malungkot dito, ang PhilAm doc, syempre ba nasa US eh, prangka ang mga doktor, kailangan sabihin yung numbers dito sa Pilipinas, minsan mas maganda, lalo na sa mga may edad, di natin sinasabi agad, di baka hindi ready pasyente. Pero ito, kinuwento nung doktor mismo, ano yung data sa maraming taong may ganitong sakit, ano nangyayari? So ganito yung data, masakit man malaman, sa mga taong may EGPA or Churg-Strauss syndrome, 5-year survival ang tinitingnan eh. Sa loob ng 5 years, ilang pasyenteng buhay, ilang pasyente hindi buhay. Pag walang gamutan, kung nasa Pilipinas lang siya, walang gamutan in 5 years, 25% lang ang mabubuhay. Sobra baba. Ibig sabihin, 75% ang mawawala. Ganun kababa. Pag walang gamutan. Ngayon, since kailangan niya maggamutan sa Amerika, tataas ng 62%, pero mababa pa rin na 62%, ang chance niya mabuhay in 5 years. So, seryoso yung sakit. At kung ito man yung sakit niya, eh, rare yung sakit. Rare. 1 in 1 million. So, kung sa Pilipinas, baka ilang daan lang ang meron itong sakit. Diba? So, ito yung nangyari. Ito yung latest sa sakit niya. Siyempre, pwede pa ito magbago. Pwede ito magbago. Depende sa reaction pa niya dito sa mga gamot. It takes 1 to 2 years. Hopefully, 1 to 2 years kung maganda reaction niya dito sa mga... Pero nakita niya naman payat na payat. Anyway, ang takeaway lang natin dito ay para sa akin, apat lang ang lesson. Number one, may seryoso siyang sakit. Tsaka, pag sinabi niya to, sinabi na ng doctor niya eh. So, maniniwala tayo dito. Tsaka, iba mag-isip pang may sakit. Alam niyo naman, kahit kayo may sakit, mas emotional eh. Second lesson for me, eh, syempre, ano siya, personality, kilala sa buong Pilipinas, di ba? Kahit sa ibang mundo. So, kung meron man tayong positive o negative na tingin kay Miss Chris, sa tingin ko, wala na rin gaano naman tulong kung magne-negative comment pa tayo o magbabash tayo sa mga ginawa niya o baka ginawa niya dati. Kung di naman tayo apektado, wag na lang. Diba? Magulo yung ganun. Celebrity naman siya eh. So, para sa akin, mas maganda wag na lang. Number 3, dapat pasalamat tayo na wala tayong ganitong sakit. Diba? Napakamahal, napakahirap, diba? Up and down, di mo alam anong mangyayari sa'yo. Diba? Misa nga, gusto ko nga yung sakit, diretso lang. Eh. Diba? Gagaling, di gagaling. Ito, mahirap, matagal. Diba? So, pasalamat tayo, wala tayong ganitong sakit. At sana, para iwas karma, diba? Lahat naman tayo, one day magkakasakit. Sana magkaroon din tayo ng support sa ibang tao. Mahirap kasi may sakit ka na na marami ka pa nababasa. And number 4, sa magsasabi, ba't kailangan niya i-post, ba't kailangan niya ikwento lahat ng sakit? Actually, kailangan niya ikwento eh. Kasi pag hindi niya ikwento, lalo lang mag-iisip yung tao ng kung ano-anong sakit. Baka isipan pa siya ng kung ano-anong ibang sakit. Tsaka personality naman niya yan eh. Diba? Celebrity siya, newsmaker siya. Maganda rin, ginawa niyang very public yung medical report niya o very honest. Natututo tayo, mag-iingat tayo, natututo ang pasyente. Natututo din yung doktor sa Pilipinas na ganito yung gamutan at yung gamot pala na sa ibang bansa. So, yun lang po. So, I'm praying sana pagdasal natin na gumaling siya at mahirap itong mga ganitong sakit. Eh. Kahit papaano naman eh, top taxpayer, nagpasaya naman sa atin for a long time. Eh, lagi ako ginigas dati ni Miss Chris sa Boy and Chris noong 2011, I think, kayo ng mga time. So, I wish you good luck at waiting tayo sana sa susunod positive updates naman sa kanyang condition. God bless po.